Hi guys! Welcome back to Steven Troubles PH, and for today's video, pupunta tayo sa mainland China. So, andito tayo sa Terminal 1 and first time ko dito magpa-fly out sa Terminal 1. So, tara guys, samahan nyo ako sa buong trip na to and magkakaroon tayo ng China Travel Series. Andito tayo sa may entrance ng NAIA Terminal 1. Nakalib si Joy. So guys, papasok na tayo dito sa Terminal 1. So, i-share ko sa inyo yung buong experience dito sa Terminal 1. So, hanapin lang natin yung mga kasama natin. So, for this trip, kasama natin si Ara Adventure at si Nico. So ngayon lang talaga nagkatugma-tugma at na-approve pare-parehas yung mga visa namin. So, wala lang. Hanapin ko lang sila dito saglit. So, ito yung mga kasama natin, si Nico and Ara Adventures. Ganda dito. Tara, pila na tayo. Ay, wala pa pala. Ito ba yung sa Travel Tax? Sige, pila lang ako saglit. Katatapos lang natin mag-check-in and dumaan dito sa immigration. Medyo tumagal lang kami sa check-in kasi nag-down yung system dito sa airport, kaya medyo matagal ng waiting time. So 2:55 PM yung flight natin and we're flying via Shenzhen Airline, and then ayun, dapat 12 nag-i-start yung check-in time. Kaso nung mga mag-i-start pa lang yung check-in, kaming nauuna, biglang nag-down yung system. So hinintay pa namin ng 30 minutes. So kung hindi nga bumalik yun within 30 minutes, magmamanual na sana, which is medyo mas matagal na. So yun guys, very iconic. Ang iconic ng ganitong daan dito sa NAIA Terminal 1. Kasi di ba parang usually pag ito yung mga papunta na sa mga gate. So yun guys, so we're flying via Shenzhen Airline. So for this trip, matatry natin yung different na airline. For this trip, matatry natin yung 3 different na airlines papunta sa China. So ano yung, ano, kumusta immigration? Yeah, sa wakas, finally. Dami talaga sa So sa akin, tatlo yung tinanong sa akin eh, kung saan ako nag-work, kung para saan yung travel, at saka hinanap lang yung ano, return ticket. So yun lang, pre-provide ko lang yung tatlong yun, and then ayun na yung goods na yun. Punta na tayo sa gate natin dito sa Terminal 1. Pero sa kaya yung mga lounge, hindi pala natin nakita, no? RCBC po. Tapos yung isa po sa trip.com na ano. Yung isa po sa trip.com, tsaka yung isa naman dito na lang sa RCBC. So dito tayo sa Pugs Lounge. So open pa sila, 24 hours daw. Ito po. 24 hours siya, no? Charge lang po 1 peso sa. Okay, sige po. Boarding pass na lang po ng EDS dito, sir. Okay na yung sa boarding pass. Pati passport ba? Hindi. Okay na yun. Boarding pass ba? Oo, boarding pass. So yun guys, dito tayo sa Pugs. Hanap muna tayo ng ano, ng table natin na magkakasama tayo. Ito, dito. Thank you.
tayo guys, andito na tayo sa Pugs Lounge. So, dito tayo magdi-dinner. Actually, late na nga eh, medyo ano na din eh, past 12 na. Kasi dapat kanina pa kami dapat dito, kaso ang daming delay sa ano, sa check-in counter, and medyo matagal din kami naghintay kasi matagal sila magpa-check-in. So 2:25 AM yung flight, pero around 12 AM na sila nagpa-check-in. So medyo around 2 hours lang. So mabilisan talaga yung galawan. So mag-i-stay kami dito for I think mga 1 hour lang, and then punta na kami sa boarding gate namin. So ito pala yung mga kinuha ko na food dito sa lounge. So kumuha tayo ng tuna pasta, tapos ito yung sikat na siomay nila dito, tapos itong lugaw nila. Kumuha din ako ng drinks, itong bottled water, tsaka itong isang beer and fresh fruits. So yun guys, kakain muna tayo, and then mamaya-maya punta na tayo sa boarding gate natin. Katatapos lang natin kumain dito sa Pugs Lounge, and ngayon pupunta na tayo sa boarding gate natin. So boarding time natin is around 2:10 AM. Ito yung airline natin, no? Ayun, no? Shenzhen Airline. So, ayun, parang nagpapapasok na. Parang may pila sa labas. So, yun guys, pumunta na tayo sa gate 9 para sa boarding natin. So, tara guys. So, doon na tayo matutulog since tayo, red eye flight yung mga nakuha natin. For this trip, Manila to Shenzhen, and then mag-stopover tayo around 2 hours sa Shenzhen Airport, and then pupunta na tayo sa Beijing. Around 11 AM, nandun na tayo sa Beijing. So, ayun. Ito pala yung NAIA Terminal 1. Dito tayo sa gate number 9. So, ito na guys. Papasok na tayo sa airplane. So for this flight, Shenzhen Airline yung airline natin papuntang Shenzhen. So tara guys. Wow. So ito guys yung loob ng Shenzhen Airline. So parang sobrang comfy ng mga upuan nila dito. Parang sobrang combi ng upuan nila dito, medyo makapal. Ayan. 21. Meron silang dito, meron silang pa-snack dito sa flight ng Shenzhen Airlines. So, economy lang kami, pero may kasama na siyang baggage allowance at itong snack. So, open na natin. Wow. So, meron sila ditong orange. Tapos meron ding ang tawag dito, parang cupcake. May mga dalawang cupcake. Tapos ito isa parang tinapay, parang bread. So hinintay lang natin yung drinks natin. So ayun guys. Good morning guys. So ayun, andito na tayo sa Shenzhen, China. So meron lang tayo ditong layover ng mga around 2 hours lang, and then magpa-fly na tayo to Beijing. So i-claim lang natin yung luggage natin since magkaibang airline yung next flight natin. So kaya kailangan natin i-claim yung baggage natin, and then i-check-in natin ulit sa next flight natin mamaya.
So yun guys, andito na tayo sa Shenzhen Airport. So pagka-arrive natin kanina, dumaan lang tayo ulit sa mga immigration and custom. And then after nun, umakyat tayo sa port floor, which is yung departure ng Shenzhen International Airport. So nakapila lang tayo dito sa counter habang hinihintay natin yung pila natin. And yun guys, pagka-akyat namin, sobrang ganda ng airport nila dito guys. So tingnan nyo itong nasa likod ko. Parang nasa loob ng ano, ng malaking ano, parang nasa loob ng malaking cube na hindi mo maintindihan. Sobrang massive ng airport nila dito. And paita ko sa inyo guys. High ceiling pa yan oh. Ang next flight naman natin is Shenzhen to Beijing. So ang early naman natin dito is Air China. So another airline na naman to, kaya kinilaim natin yung baggage natin sa carousel and then check-in ulit natin dito since magkaibang airline sila. So ayun lang guys. So ayun lang muna guys. So hintay lang natin maka-check-in and then punta na tayo agad sa boarding natin, sa boarding gate natin. So sobrang laki ng airport nila dito, para kaming mga langgam. Sobrang liliit lang namin. Yung taas oh, ganda. So yun guys, andito na tayo sa departure area ng Shenzhen International Airport. So ano tayo dito, sa domestic tayo na part na. And sobrang higpit. Sobrang higpit kasi ano, grabe ang security checking dito. Kasi from head hanggang sa ano, hanggang sa shoes talagang chine-check at ini-scan. So talagang wala makakaligtas na mga ano, bagay-bagay sa katawan. At saka yun pala, tumagal din ako kasi ano, may hinahanap silang battery sa bag ko. So kailangan i-present mo, ilabas mo lahat ng battery sa bag mo. So very particular sila doon kasi hindi talaga sila nagpapaalis pag hindi mo na ilabas or napakita sa kanila kung anong klaseng battery ba yon, sa power bank man siya or sa cellphone, lahat na may battery kailangan ilabas. And yun, of course, yung mga liquid din, bawal din ipasok na dito. Parang mas mahigpit pa yung domestic security checking dito kesa sa international na security check. So ngayon, papunta na tayo sa boarding gate natin. Ang boarding gate natin is boarding gate 63. And guess what? Nasa gate 24 pa lang tayo. So malayo-layo pa yung lalakarin natin. Buti na lang meron ditong vocalator. So, mas maliles yung lakaran ng konti. So, yun. So, sobrang laki pala ng airport na to, guys. Sobrang, parang walang katapusan yung mga lakad-lakad at mga kaduluduluhan ng airport na to. So, tara. Lakad ulit tayo. So yun guys, boarding na tayo. Dito tayo sa mag-ano tayo. Ang boarding natin is dadaan ta ano, magbabas muna tayo and then pupunta magbabas muna tayo then pupunta tayo ng airplane natin. And ayun, nagkaroon lang ng ano, ng delay. Actually 8:30 dapat nasa ano ka na. 8:30 dapat paalis na kami or paalis na yung plane, kaso lang nagkaroon ng delay dahil sa bad weather daw within sa area kasi may mga thunderstorm daw. Eh pag may mga thunderstorm, pinapastop talaga yung mga flight operation. So, eto na tayo guys. Sige. Pasakay na tayo ng bus. Eto yung bus natin. Bus natin papunta sa pinaka-plane natin. Aray. Saan tayo? Dito na lang. Para may table ka. So, ayan guys. Ganyang kalaki yung airport ng Shenzhen Bawan International Airport. Parang walang katapusan yung airport nila dito, sobrang laki.
andito na po tayo sa ano, paakyat tayo ng plane natin. Dito tayo sa Air China na airline. Guys, ang laki ng ano, ng airplane. Yeshe. So yun guys, paakyat tayo sa Air China. This is ABCD and the TKL. Okay. C. C. This way, okay. All right, thank you. So, ito guys, nandito na tayo sa loob ng plane. So, ang ganda guys, parang tingin ko mga ano to, parang mga business class or so next time guys, hindi imposible magbi-business class din tayo. So, medyo traffic lang papunta sa seat natin. Lapit na tayo sa row 52. Oh, malaki talagang plane na to kasi umabot siya ng 50 plus. So, dito na kami. So, ito yung seat namin, 52. Ay, may paano sila. Meron silang paunan tsaka comfort. So, ayun guys, i-share ko lang sa inyo. Nabook pala namin yung ticket namin sa trip.com. So, since walang ano, walang flight yung Cebu Pacific na Manila to Beijing, hindi pala, back story muna. Ang original flight namin is Manila to Shanghai, Shanghai to Manila. Pero parang kulang kasi yung days namin kasi parang 4 days and 3 nights lang. So, nag-decide kami na mag-add ng another day. So, nag-ano kami, nag-book kami ng Manila to Beijing via Shenzhen Airlines tsaka Air China. So, yung ano na yon, yung ticket na yun na connecting flight is around 5,900 plus na ako. So kasama na dun yung food at saka yung baggage allowance. So sobrang sulit na talaga siya. Tapos, yun, bali dalawang flight na yon papuntang Beijing. And then, nag-book kami ng Beijing to Shanghai. So ano na yon, another ticket na ulit. So around, ano siya, around 4,000 to 5,000 pesos lang per way. And since sa Shanghai naman kami, magpa-fly out from ano Shanghai to Manila. So, ayun na lang yung inad namin na ticket. Tatlong ticket yung binook namin. So, iba't ibang local airline siya dito sa China. Just arrived here at Beijing Capital International Airport Terminal 3 and around 12 p.m. na 18 degrees Celsius yung temperature dito sa Beijing. So ngayon, i-claim lang namin yung mga baggage namin and then pupunta na kami sa hotel na nabook natin sa Agoda. So tara guys! So far naman, sulit naman yung Air China kasi provided na dun yung food nila. So, ang daming mga included dun sa food. So, kanina yung binigay sa amin na food is yung sausage with omelette. And then may mga bread, may yogurt, yung fresh fruit, and yung kung ano-ano pang mga kasama. So, talagang ang ganda rin mag-book na mga, ano, mga international na ano, na airline kasi usually pag nabukan ng mga ganung mga airline kasama na doon yung baggage and then yung food sa plane so kasama na din so diba sobrang sulit na.
i-figure out natin ngayon kung paano pumunta sa city center, and then i-figure out din natin kung paano pumunta doon via subway. So may option din na subway dito. And then from city center, doon na tayo sasakay papunta sa station malapit sa accommodation natin. So ngayon, andito pa rin tayo sa airport and magwi-withdraw lang tayo dito sa Bank of China using our GCash Visa card. So tara, mag-try tayo. Initially, nag-withdraw lang muna tayo ng 500 yuan and ginamit natin yung GCash card natin, and ang nabawas sa GCash natin is 3,893.69 pesos. Mostly kasi cashless na dito sa China. Ang pinababayad talaga dito usually WeChat at saka Alipay. So initially, nag-withdraw lang kami ng cash para at least may pera kami na on hand, and then the rest siguro baka mag ano na lang kami, cashless payment. So far ayun muna. And ayun, so after mag-withdraw ng mga kasama natin dito, mag-aano na tayo. Pupunta na tayo sa subway para makapunta tayo sa city center. Pagka-transfer natin ng Airport Express, sumakay ulit tayo ng train na Line 10, and then 10 lang na line. After ng 10 line, andito na tayo sa Xinluhu train station, and then nilaada lang natin papunta dito mismo sa accommodation natin, which is itong Green Tree Inn. So ito, papasok na tayo. So around 650 meters yung layo niya from sa station. So yun guys, ito yung bed natin. May dalawang bed dito, isang queen at saka isang single bed. So may view tayo dito ng ano, kalsada. Ayun, okay na yan. Andito na tayo sa Green Tree in Beijing. So dito lang to located sa Xinluhu Subway Station Express Hotel. So dito siya banda sa ano, malapit sa station ng Xinluhu. Around 650 meters lang yung layo. And ang binayaran namin dito is 5,481.50 divided by 3, so around 1,827.17 kami each. So 3 days na yun. 3 days 2 nights. So for 3 days 2 nights lang yun. So mura na din siya. Ito na rin yung pinakamura talaga. Ito na rin pinakamura talaga compare sa ibang hotel na nakita namin. And since gagala lang din naman kami almost whole day, and then ligo or tulog lang kami dito, so sulit na rin naman siya. And yung station naman, hindi naman din ganun kalayo yung lakaran. So ayun, magpapahinga lang kami saglit, and then lalabas na kami and pupunta kami sa Olympic Village. So yun guys, habang naglalakad tayo dito, may nakita tayong cherry blossom. Ito guys, full bloom na talaga siya. Cherry blossom in Beijing. So, ito guys, tingnan niyo. Ang ganda niyang tingnan kasi parang namumukod tanging nag-iisang puno lang siya dito ng cherry blossom. So malapit lang dito sa accommodation namin nung pa-check-in kami, nung nakita namin to. So after namin makapahinga and mag-check-in, bumalik kami dito para mag-picture lang saglit and tingnan ng malapitan na. So, napaganda pala ng cherry blossom. So, first time ko lang din mag yung cherry blossom na ano, na season pumunta, and at isasaktuhan natin siya ng ganitong month, first week ng April. Thank you.
talaga ng ano, ang ganda ng cherry blossom, lalo na pag ano, lalo na pag humahangin kasi nagpapaksakan yung parang mga petals niya. So hindi ko alam kung nakikita nyo or visible sa camera, pero ayan, nagbabaksakan siya. So ayun guys, andito na tayo sa Beijing Olympic Park. So dito rin matatagpuan yung National Stadium or yung Bird's Nest, yung Water Cube, and of course yung National Indoor Stadium. So eto na tayo guys, kakapasok lang natin and eto kitang kita na natin agad. So lalapit tayo dun banda para magpicture. Dito sa ano, sa Beijing Olympic Park, dito ginanap yung Beijing Olympics 2008. So talagang kinonstruct nila to for that specific Olympics. And so dito na tayo banda sa tapat ng The Bird's Nest. Napakalaki niya dito, para siyang ano, para siyang mas malaki pa sa Philippine Arena, ganun. Tapos dito naman sa kabila, sa kabilang side, dito yung Water Cube. So mamaya pupuntahan natin yan, and mamaya iilaw daw yan tuwing gabi. So dito tayo lakad. So ito palang ano, sobrang lawak nitong part na to, around 1,159 hectares yung laki nito. So, sobrang laki talaga at kayang mag-accommodate ng napakaraming tao. Andito tayo sa loob ng Beijing Olympic Park and itong nasa likod natin, ito ang tinatawag nilang The Bird's Nest. So napakalaki talaga ng Beijing Olympic Park na to. And itong The Bird's Nest na to, kaya nito mag-accommodate ng up to 80,000 capacity. So ganun siya kalaki guys. And sa kinatagalan din, naging important public space na rin to, kasi dito na rin nag-hold ng mga iba't ibang klaseng big sport event. So ayun guys, ginabi na tayo dito sa Beijing Olympic Park. So pagkatapos natin dito sa The Bird's Nest, so sa kabilang part naman ito, dito naman located yung Water Cube, or mas kilala dito na National Aquatic Center. So during 2008 Olympics, dito rin ginanap yung swimming, diving, and synchronized swimming. So may capacity siya ng up to 4,000 packs. And then during Olympics, nakapag ano, nag-accommodate pa sila ng more people para makapanood dito sa loob ng Water Cube. Maraming mga local tourists ang bumibisita talaga dito sa Beijing Olympic Park, kasama yung mga family nila, friends. Andito na tayo banda sa tapat ng National Indoor Stadium. So meron siyang capacity na up to 20,000 packs, and then tinatawag din siyang ano, folding fan, kasi may resemblance daw siya sa traditional Chinese fan ng China. So yun. Pagkatapos natin mag-ikot sa Beijing Olympic Park, nag-ano na tayo, nag-merienda lang din tayo saglit doon, and then ngayon, andito na tayo sa KFC. So sa baba lang to ng Beijing Olympic Park.
And ayun, dito tayo, I think dito na lang tayo magdi-dinner sa KFC. And wala pala silang rice dito, and sobrang struggle mag-order kasi hindi talaga, ano, medyo mahirap yung communication dahil sa language barrier. So ito yung in-order natin. Itong chicken fillet spa, popcorn chicken, and then yung soft drinks natin. So worth 19 yuan lang. So ito na yung dinner natin ngayon. So ayun na yung dinner natin ngayon. And then pagkatapos dito, babalik tayo sa accommodation natin para mag-rest. Since bukas maaga yung Great Wall of China tour natin. So ayun lang guys, kain muna tayo.